Sino ang kabuangan ni General Tore bilang direktor ng Police Region 11 ay hindi umobra kay Mayor Baste. At akala niya sigurong mapapatahimik niya, matatakot niya itong si Mayor Baste. Abay hindi po, lalo pa itong nagsalita at lalo pang hinamon itong si General Tore at baka sasampalin daw siya ni Mayor Baste. At bago natin simulan ang videong ito, mga kababayan, napagtanto ko kung sino yung tinutukoy na diwata ni Mayor Baste. Yun pala, itong si Tore ay kalook-alike pala ni Diwata, yung may-ari ng Diwata Pares. Ngayon ko lang nalaman na paborito din pala ni Mayor Baste ang Diwata Pares. Mga piece of shit na mga mga polis nga nakaroon sa nga nagapagamit o kuan o mga politiko nga nakaroon sa gobyerno. Isog lang na sila ron kay naman ganahan man na sila glamang. Moduwara na sila glamang na sila kani diwata. Si Kuan, Brian ng Tore, yana paglamang ganahan na sila. Sabi ko nga sa inyo Mahilig pala itong si Mayor Baste sa Diwata Pares overload. Yanto, pero you will never get the love and respect of people kung yan na inyong ginabuhat. And you know, you are scum of society. Muna, kamo ang the finest example of why Filipinos do not trust policemen. Ayan, totoo po yan, mga kababayan po natin. Kaya po hindi nagtitiwala ang mga Pilipino ngayon sa mga pulis dahil po sa kanilang hindi magandang pinapakita, pang-oppress, panggigipit. Samantala, napakaganda na po ang imahe ng mga pulis sa ating mga ordinaryong Pilipino nung panahon ni Pierre Arde. At nagkaroon na po ng pagtitiwala tayo dahil nakita po natin ang pulis ay nagtatrabaho ng patas at para po sa mga ordinaryong Pilipino, hindi para sa mga politiko. Yan ang sinasabi ni PRRD. Huwag kayong maging loyal sa akin, kayong mga pulis, kayong mga sundalo. Huwag kayong maging tapat sa akin, huwag kayong maging panatiko sa akin. Doon kayong maging loyal, panatiko sa taong bayan. So katulad po ng kanilang sinumpaan, mga kababayan po natin, not to protect and to serve. Pero ngayon kita niyo po yung kanilang ginagawa. Nagpapagamit po sila sa totoo lang. Kadugadong ngayong panahon, ang tawag sa inyo, buaya. Buaya. Persona non grata, lawon. Ayan. No po, persona non grata, nakahiya. Ino eh. Kanya, pag-abot na rin, magtudlo-tudlo. Ito. Na persona non grata ka because of you have been participating in partisan political activities. Kalbayog City. Paghilom diha, wakay angay lagi. Kani mga so ayan po ha mga kababayan po natin, naku po talagang dinoro-doro at isinumbat po ni Mayor Baste dito kay Tore dahil sa kanyang pag-uugali na pabida-bida. Mga kababayan po natin natanggap natin ang impormasyon mukhang ito daw kasi ang susunod po na PNP chief. Kung itong magiging PNP chief, ano na naman yung mangyayari po sa kapulisan? Ano naman po yung magiging imahe ng pulis kung ganitong klaseng PNP chief itong si Marvel? Tore. Kita nyo ngayon ginagawa ngayon ni Marvel, di ba? Wala po silang pagkaiba actually ni Tore. Hindi po sila marunong tumingin sa mga sinasabi ng sambayan ng Pilipino. Ginagawa nila ang kanilang gusto, lalong-lalo na kung sila po ay inutusan na nasa itaas nila, na alam po natin na ang kanilang plano talaga ngayon ay sirain itong Davao at i-destroy po itong mga Duterte. Imagine mo, nagpapalabas sila na ang Davao daw hindi naman safe. Marami daw mga krimen na dinoktor daw. So, paano yung dinoktor ng katagal-tagalan na panahon, di ba? At mismo yung Davao, people of Davao ang nagsasabi mismo kung gaano ka-safe ang Davao. International survey agencies ang nagsasabi mismo kung gaano ka-safe ang Davao. So, ngayon gusto nilang sirain. Malinaw po na ito ay isang propaganda at paninira, mga kababayan po natin. Pero hindi po sila lulusot at obra kay Mayor Baste.